Mga kaagri, gawain mo rin ba ang mag-mix ng iba't ibang insecticide sa isang application? Ilang klase ba ng insecticides ang pinaghahalo mo? Baka naman pinaghahalo mo ang Simbush, Magnum at Bushwhack na may parehong active ingredients, o di kaya ang Scorpio, Lanate at Therapest na meron ding parehong active ingredients. Karaniwan na or common practice na talaga ng mga magsasaka ang mag-mix ng iba't ibang insecticide sa isang application dahil nakakatipid na sa labor, nakakabawas pa sa gastos at pagod sa paulit-ulit na pag-spray. Ngunit gaano ka ba kasigurado na ang mga pinaghahalo mo ay compatible sa isa't isa? Baka sa halip na makatipid at kikita ay lalo tayong gagastos dahil sa maling tank mixing ng mga insecticides. Ang tank mixing ay hindi naman ipinagbabawal, pero dapat may sapat tayong kaalaman sa bagay na ito upang hindi tayo magkakamali. Tandaan natin na ang paghahalo ng iba't ibang produkto sa isang sprayer sa isang aplikasyon ay may kaakibat na panganib sa ating mga tanim. Kapag ang ating mga pinaghahalo ay hindi compatible sa isa't isa, maaari itong magdulot ng pinsala sa tanim dahil sa pagkalason o phytotoxicity. Dagdag pa rito, ang maling paghahalo ng iba't ibang mga pesticides ay nagre-resulta rin ng pagdevelop ng pesticide resistance. Paano ba natin maiiwasan ang pagkalaso ng tanim o phytotoxicity at ang pagdevelop ng pesticide resistance? As much as possible, para maiwasang mapinsala ang tanim, maghalo lamang ng dalawang magkaibang pesticides sa isang application. Pag sinabing dalawang magkaibang pesticides, maaring ito ay isang insecticide at isang fungicide. Pwede rin na parehong insecticides o fungicides, pero magkaiba ang mode of action o active ingredients. Kung ikaw ay gagamit ng Scorpio, huwag mo nang haluan ng Lanate o Therapest dahil ito ay may parehong active ingredients na Metomil. Kung ikaw naman ay gagamit ng Simbush, huwag mo nang haluan ng Magnum o Bushwhack dahil pareho lang ito ng active ingredients na Cypermethrin. Gayon din sa Bida, Destroyer, Slam at iba pa na may active ingredients na Lambda Cyhalothrin. Para malaman natin ang pagkakaiba, mahalaga na alam natin ang active ingredients or mode of action at hindi ang brand name o ang pangalan ng produkto dahil maraming insecticides o fungicides na magkaiba lang sa pangalan pero pareho lang ang laman nito. Laging basahin ang pesticide label upang malaman ang compatibility at ang tamang gamit ng produkto. Kung hindi maiwasang maghalo ng sobra sa dalawang pesticides, dapat alam natin ang general mixing order o ang tamang pagkasunod-sunod na paglalagay sa isang sprayer. Dapat unang ilagay at unawin ang mga wettable powder. Kasunod ang wettable granules o dispersible granules. Kasunod naman ang suspension concentrate. At kasunod naman ito ang emulsifiable concentrate. At ang pinakahuli ay ang solution. At dito po nagtatapos ang aking video, mga kaagri. I hope na may natutuhan kayo sa video ito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like, and share. Happy farming!